So hello guys, welcome sa ating YouTube channel again. So for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng tapos na tayo sa forward, reverse. So Y delta, natapos na rin tayo. Meron na tayong video niyan. So check niyo na lang kung gusto niyo makita yung Y delta and forward reverse natin na video. So lalagay ko 'yan sa link sa description, guys. Then bali ngayon itatakin natin ngayon is yung forward reverse Y delta. So madali lang naman to, guys. Disclaimer lang, guys, hindi ako magaling pagdating sa mga ganito. So sa akin, inisip ko lang yung paano nag-ooperate yung forward reverse. So hindi tayo expert pagdating sa mga ganito, pero gusto kong i-share sa inyo yung aking naisip, yung aking idea regarding sa forward reverse Y delta. So combination lang yun ng forward and then forward reverse tsaka Y tsaka delta. So let's start, try natin gawin. So gagamit ngayon tayo ng Simu Relay na app sa mobile phone natin. Madali lang naman ito i-download, guys. Punta lang kayo sa Play Store, Google Play Store, then type nyo lang itong Simu Relay, then makikita nyo yan, guys. So let's start. Click natin itong folder na may plus. Then light natin. So gagawa muna tayo ngayon, guys, ng forward tsaka reverse. So sabi ko nga kanina, combination lang ito ng forward, reverse tsaka Y delta. So ang mangyayari lang dito is yung pinaka main natin, main contactor natin, is gagawin natin forward tsaka reverse. So ganun lang kasimple, guys. Isa tayo sa forward reverse. So start the push button, stop, mali, stop, push button, magnetic contactor, oil, then interlocking ng forward reverse. So gawin natin na siyang KM2 tsaka ito KM1. So kailangan natin maglagay ng holding contact, that's why I click this normally open. So dapat ito naka KM1. Then line 1 and neutral. So rotate lang natin siya, guys. Rotate. So napaka basic lang, guys. Kung alam niyo yung forward reverse, so halos parehas lang, guys. Then syempre maglagay tayo ng overload. So ito yung magsisilbi nating overload. So lagyan na natin ang linya, guys. Connect lang natin. So that's it. Meron na tayong forward. After nyan, so baguhin natin tong, guys, yung overload natin. Values tag F. So hanapin nyo lang yung F na symbol na yan. Then after nyan, guys, syempre kailangan natin ng reverse. Mabilisan lang to, guys. Normally open na push button. Then
holding, latching niya, latching ng KM2. KM2. Then interlocking KM1. Shit. KM1. Then magnetic coil. So iba natin siya lahat. Connect lang natin guys. And that's it. Meron na tayong forward, reverse, tinatawag. So holding, stop. So nag-energize yung for reverse, stop. So hindi sila pwede pagsabayin. So baguhin natin po guys, gawin natin reverse. Reverse. So meron na tayong forward reverse. So gagawin naman natin ngayon is yung kanyang Y delta. So wala pa tayong available na timer dito guys. So gagamit na lang tayo ng alternative na timer. So expect na lang natin guys, itong K1 is ating timer. Then kailangan natin ng normally open. Open pala. Open. Normally open. Dalawang normally open guys. So para sa forward at sa reverse. So gagawin lang natin siyang KM 1 and KM 2. So parallel lang natin siya guys, lagay natin sa magnetic coil ng ating timer. So baguhin natin to guys para mas malinaw. Timer, bigyan natin ng nickname. Then reverse Y, gagawa tayo ng Y. Ayusin na natin guys. So Y connection. So kailangan natin base ng contact ng timer. So gagamit tayo ng, dahil nga hindi pa available ito, so yan. So common yung 2 tsaka 4, lagay natin para sa line 1. Then interlocking ng Y tsaka delta. Yan. Sa delta. Then magnetic contactor ng Y tsaka ng delta. So connect lang natin guys. Ay, hindi sila magka-connect. Lagay natin ng, baguhin natin to guys yung interlock nila. Interlock. So KM4 dapat nakalagay dito. KM4. Ito is KM 3. So try natin. Start. So lagyan natin ng pangalan para mas malinaw yung ating Y. So, yung ating delta. So control circuit lang muna yung ating ginagawa guys. So
disclaimer lang guys, hindi tayo expert sa ganitong ano. Bali, ito lang yung aking naisip. So, tignan natin kung approve ba sa inyo guys. So, play natin. So, start natin guys. Start. So, nakikita nyo guys, nag-energize yung ating forward. Pag click natin tong reverse, hindi gagana yung reverse niya. So, naka-forward lang siya. Bali, once na energize yung ating timer, so magbibilang yan kung ilang oras yung sinet nyong time. So sabihin na natin na 5 seconds, so bibilang lang tayo na 5 seconds, then magpapalit sila ng yung Y na naka-energize, magpapalit sila ng delta. So ganun lang yung ating operation guys. So stop para matigil yung operation. So try naman natin mag-reverse. So reverse, hindi gagana yung ating forward dahil naka-reverse nga, meron silang interlock. Then dahil nga naka-timer, once na na-energize yung timer natin is magpapalit yung Y and then delta. So magiging ganyan siya ang itsura niya. So ganun lang kasimple guys. So next natin yung ating power circuit. So sa power circuit guys, so madali lang to guys. Kuha lang tayo ng 3-phase line. So rotate. Kuha tayo ng circuit breaker. So yung circuit breaker, so ito pwede na to. So speed na lang natin ito yung circuit breaker. Then overload, so kailangan natin ng protection sa ating motor. Syempre motor, kailangan natin ng motor. So rotate natin guys. So, apat na magnetic contactor. Naggamit tayo ng apat na magnetic contactor. So, ito. 1, KM2. KM3. KM4. So, apat na magnetic contactor. So, linyahan muna natin yung para sa forward reverse. So, kuha tayo ng linya dyan. Connect lang natin yung 1. Three and 5, then 6 and 2, 4 and 4, 2 and 6. So ito yung ating forward reverse na main circuit. So Y delta. So gagamit lang tayo ng dalawang magnetic contactor kasi ito yung KM1 and KM2 yung magsisilbing main natin. So connect na natin tong sa overload. After nyan, kukuha tayo dito ng, so
inayin natin yung y del, yung y. So ganyan lang yun. Then after nyan, pwesto lang natin. Pupuha tayo sa kabila. Lang natin guys yung ating circuit. Power circuit. So kailangan yung U1 natin is sa W2. To. Then yung B1 is U2. Dito. Then yung W1 is B2. So that's it. Connect natin yung sa taas. Testing natin guys. So tingnan na muna natin guys yung KM1 is forward, KM2 reverse, KM3 Y. So dapat ito. Dapat ito KM4. KM4. Dapat to kasi ito yung magsisilbing delta natin. Values kagawin natin. 4. So 4 pagawin natin. Shit, mali. KM4 yan, 4 ito 3 yan. So testing tayo guys. Start natin yung play. I-play natin to. I-play. Play. Then, makikita nyo guys, merong red and blue. So, tignan din natin dito. Buksan natin yung breaker. So, merong black, red, and gray. Subukan natin i-start. Start. So, nag-way siya, guys. So, click natin yung forward. So, nag-open yung forward natin. Ito yung ating forward. Forward. Tapos, yung Y is itong KM3. Y. Yan. So, dahil nga naka-energize yung ating timer, magbibilang yan, it depends sa sinet nyong time. So, example, nag-trigger na siya. Pak. Siyempre, magde-delta na siya. So, magpapalitan yung Y and delta natin. So, stop natin. So, yan. Is naka-forward. Stop. Tigil ng operation. And start na rin na, start natin yung reverse. So, yung timer na energize. Then, nakita niyo yung arrow kanina is papunta dito.
sa side, then nabago na siya. So Y, from Y magpapalit siya kasi nga naka trigger yung ating timer. Bibilang siya depende sa inyong sinet na time. Papalitan sila ng delta. So ganun lang kasimple, guys. So baguhin natin. Lagyan natin ng konting art. Lagyan natin ng tag. Ito yung, so ito ata yung ano, forward. Ito yung reverse. Ito yung Y. Ito yung delta. So ganun lang kasimple, guys. So try naman natin, guys, yung i-trigger natin yung ito, yung overload. So trigger natin yung overload. Kung napansin nyo, guys, yung itong blue line is nawala kasi nga nag-trigger yung ating overload. So kahit anong start natin dyan is hindi gagana kasi nga may protection tayo na overload. So ginagamit yung overload, guys, sa mga motor yan, for protection niya yan, para hindi agad masunog once na nag high ampere. So once na nahirapan yung ating motor, magti-trigger yung kanyang trip. So magti-trip siya, and then yung normally close is magiging open pala. I'm sorry. So ganun lang kasimple, guys. So try natin ulit paganahin. Ganun natin. So click natin yung start para sa forward. Back. Kita nyo, guys, yung forward, timer, and Y is nag-trigger. So natin trigger. Trigger yung forward na contactor, magnetic contactor, timer, and Y. So once na na-reach yung time niya, depende sa sinet yung time, is magpapalit sila ng delta. So ganun lang kasimple, guys. So try naman natin i-reverse. So forward, ay reverse na tayo, reverse. Reverse. May kita nyo, guys, naka-Y. So magbibilang uli yung timer, depende sa sinet yung time, may magpapalit sila ng delta, Y tsaka delta. So ganun lang kasimple, guys. So I hope na may natutunan kayo sa ating YouTube video tutorial. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na YouTube videos. Maraming salamat sa suporta. Thank you.